Yung sa 900 hectares ng kooperatiba, ilan ang ARP doon? 300. So, sa mga tuwed, mga kulang-kulang tatlo bawat isang ARP, isang pamilya. So yung 3 hectares, kailangan katulong niya yung mga anak niya. Siya lang. Dahil masira man yung puno pag kasama yung pag iba-iba. Para pala itong asawa? Kailangan siya, may supervisor para mapahol niya. Kailangan para pala may asawa ka na ikaw lang pwede matap. Tapos end of the year, may awarding kami. Akala ko pala. Sino yung pero masisira. May idunugtog sana ako. Huwag na huwag na ako ng duktong. Kasi di ba rin yung magtap yung mga anak din natin sa asawa. Baka masira sir, mamatay ang puno lang. Dahil pag pasugatan ito, abot sa ano sa kahoy niya, yung sugat. Bubukol yan. Bubukol. Paging ganito? Mahirapan ka na pag... Ito. Paging ganito. Okay. So kailangan, pagka maganda yung pagkakatap mo, smooth siya na ganyan. Ganito pa rin. Pag makaka-recover siya sa kanyang bark, ganito pa rin. So yung latex nang gagaling doon sa bark? Oo. So yan tulo na yan, hanggang kailan tutulo yan? Hanggang bukas? Limitan mga 4 oras. Tapos kukunin na to. Hindi nagsosolidify ito. So yung sap na yan, yung pagkain ng tree yan, di ba? Yun ang after mga siguro, ano yan sa mga collection, tapos lagyan ng acid. Solid. Ay, paglagay ng acid doon, nagsosolid. Tapos yun ang ipoprocess. Anong ginagawa sa processing naman? Paglutuin nila. Lulutuin? Igaling pa ganito. Mamaya sa... Email pa. Email pa. Pwede tayo sa Manila sa dati na. Gusto ko makita. Itong wrapper sa ito na yung seed. Ito ang seed? Yung seed. Ito? Ito, sir. Dati yung nawala kayo ng seed, naghanap ng seed. Ilang taon nang mataas ang presyo ng rapper? Mga 3 years, ganyan. Sa analysis sa world market, hanggang kailan yung taas na yun? Sabi nila mga 2020. Tama ba 'yung replant? Ngayon, meron na kaming area na kailangan ma-replant. Tapos ano man 'yan, pag replant sir, kailangan niya ng mga ano 'yan, yung mga yung para mag-abot sa mag-abot, yung mga machineries. Balik ka pagka-abot. Kailangan para madali lang kaya kasi kung yung tao-tao lang yung yung tan ma'am yung programa ng access standard sa sir may sakat para sa madaling panahon kasi nag-planting kami. Anong ilang taon na kayo? 19. Chairman sir, chairman 62. So ilang taon kayo nag-umpisa kayo magtrabaho rito? 1978 pa 2028. Ilang taon kayo? 28. Ngayon 62 na kayo. Yung anak nyo, may papasakan ba kayo ng... May dalawa akong anak na tatlo rin. So dati, trabahador kayo dito sa plantation. Sino may-ari ng plantation ito dati? PRPC? Goodyear. Kano? Goodyear. Goodyear. So kailan nyo nakuha yung clover rito? 1992. 92? Registered na clover, 93 na registered sa PD. 93 June. 93 na registered. Register of use. Then that form tayo organization. Ang gara natin ayusin Manong kasi yung titles ng PLOA dun sa kailangan natin pag-usapan ano ba yung treatment ng collective PLOA na nakalagay sa pangalan ng PLOA kasi hindi maliwanag yung bang titulong yun individual siya, di ba? So membro sila, bawat membro yung PLOA na inisyo sa inyo, isang PLOA tapos nakasulat lahat yung pangalan nyo. Tapos nakalagay sa harap yung pangalan ng cooperative. Okay. Kaya ako tinanong yung edad ni Mano. Kasi pag matagal pa yun, malakas ka pa yun. Pagka namatay si Mano, yung succession sa kanya magiging problema.
kasi sinong magsasucceed sa kanya yung sa plowa niya o sa, yung pang heredero niya nagsucceed sa title sa lupa o nagsucceed sa co-op membership hanggang ngayon hindi pa nasasagot ng DAR at CD yun kasi yung bang plowa nila nakalagay sa balance sheet ng co-op doon sa asset nyo nakalagay land. Okay. Nung nilagay nyo yung booking ng asset ng land, anong kapalit nun? Membership share. Membership share. Okay. So yung member, so yung balance sheet mo, yung right side mo nandoon sa members equity. Yung kaliwa nandoon yung asset land. Okay. So sa inyong sitwasyon, maliwanag nakalipat yung lupa doon sa co-op. Pagka nawala na si Manong, anong ipapasa niya? Yung anak niya, yung ano? Yung membership share. Okay. Ang problema dun sa membership share, anong valuation mo naman? Para mailipat ko yung estate tax. Kaya, kasi, ang exemption lang ng co-op, dun sa income eh. Tapos may threshold ka pa. Eh, paano yung valuation ng lipat niya? Hindi naman pinapatay ko na kayo. Pero problemang malaki yun. Kasi pag may edad na yung ARB natin eh. So pag tumanda yung ARB, ilan ang anak niya Manong? Apat. Apat? Yung ibang anak niya, may membership share din dito? Gawa ng claw holder? Nag-retire ako. Ang isang anak ko, siya ang nag-continue ng sharing. Pero wala ba kayong anak na lukuloko? Wala. Ang buti. Kasi kung may anak kayong lukuloko, ahabulin niya yung share na napunta sa anak niyo. Ang problema, walang rules ang DAR at CDA. Kung paano yun, isa yun. Pangalawa, yung valuation ng kanyang membership share, pag dineclear, hindi naman niya malipat kung walang estate tax clearance. So kailangan natin estate tax return. Anong valuation? Book value? Anong formula gagamitin natin? Malayo. 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 ng land fragmentation. Yung sa kanila, alam problema kasi share. Kahit mag-fragment. Pero ang problema doon, pag nag-fragment, ang second generation problem natin, Manong, ilang taong ka na? 31. Mabata pa. 20 years pa to. Board of directors. 20 years pa to. Si Manong 62, siguro may 40 years ka pa. Sana. Sasarben ko siya. Nag-retire pa yun. Pag medyo ERB. Pagkatapos, wala siyang successor. Parang ibigay yung kanya, yung walang successor. Yung bilang trabahante. Bilang trabahante lang yung ibigay niya. Nag-whip niya yung trabahante niya. Nagpaiwan siya as beneficiary o kanya, ERB. So pagkatapos, kinuha niya ng part yung nagpatrabaho. No, pwede. Meron silang kasulatan. Pwede yun. Ang bottom line ko, yung lahat ng articles of cooperation, ng lahat ng co-op ng rubber, hindi lang sa rubber, kailangan na natin revisahin kasi tumatanda na mga beneficiary. Kung taong ka naman, no? Manager siya, sir. Meron ka pang 43 years. 100 pa lang. 100 pa lang yung counting. Sabi ni Father, balik mo na tayo doon. Sige.